Magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay at sa ating butihing narrator. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jonaline. Nakatira dito sa isang bayan sa Samar. Dito na po ako lumaki at dito rin nakaranas ng kakaibang pangyayari sa buhay ko na kahit ako hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwalang naranasan ko ang pangyayaring iyon kalakbay. Nangyari ito taong 2004. At ng mga panahong iyon ay kasalukuyan ako nag-aaral sa high school dito sa paaralang hindi ko na lamang babanggitin pa. Sa taong iyon ay nasa 15 taong gulang na ako kalakbay. At nung mga panahong iyon ay 3rd year high school na po ako. Dahil sa bibihira lang akong makapagluto ng ulam na babaunin ko sa eskwelahan, ay palagi akong pinapasobra ni Lola ng baong kong pera. Nang sa ganun ay may pambili pa ako ng ulam sa kantina. Naalala ko pa noon kalakbay, palaging langka o kaya na may laing na gulay ang binibili kong ulam sa kantina. Nasanay po kasi akong palaging gulay ang ipinapaulam sa akin ni Lola. Pagkat huwag raw akong masanay sa karne, dahil sa mahirap lamang ang buhay namin noon. Ang nanay ko naman ay nang ibang bansa para mairaos ang pag-aaral ko at ng bunso kong kapatid na si Andre. Kaunting paliwanag ko lang po sa bahay na tinitirhan namin kalakbay. Ang lupang pinagtitiray ka ng bahay nila Lola ay malapit lang sa may palayan. Siguro mga 20 hakbang lang mula sa bahay ay palayan na at malapit na rin kami sa may sapa. Yari naman po sa kalahating bato at tabla naman ang pang-itaas na bahay ni na Lola. Tapos sa yero naman po ang bubungan namin. Kahit papano naman po ay may sarili po akong kwarto. Pagkat si Lola at ang bunso kong kapatid na 8 taon nang magkasama sa kabilang kwarto. Nung mga panahong iyon kasi kalakbay, 3 taon nang yumao ang aking lolo kaya naman ang aking ina na lang ang tumataguyod sa amin. Isang araw noon, tinanghali na ako ng gising ng umagang iyon. Dahil sa napuyat ako sa paggawa ng project namin ng kapatid ko sa eskwelahan. Kaya naman pagkagising ko ay mag-aalas 7 na at hindi na ako maaari magsaing. Kaya naman naligo na lang ako at nagkape para makapasok na sa eskwelahan. Teka apo, magdahan-dahan ka sa pag-inom ng kape, baka mapasok ka. Puna sa akin ni Lola. Eh kasi Lola, mahuhuli na po ako sa eskwelahan eh. Tugon ko habang nagmamadali na magsuot ng sapatos. Matapos kong makapagbihis ay binigyan na ako ni Lola Milagros ng baon. At nagsabi itong bumili na lang ako ng pananghalian sa eskwelahan. Nang sa ganun ay hindi na ako uuwi pa sa bahay para magtanghalian. Pagkaabot ko sa baon ay agaran na ako nagpaalam kay Lola Milagros at patakbo ng tinungo ang kanto ng baryo namin para makasakay kagad ng tricycle. Kinatanghalian. Mahigit alas 12 na nang palabasin kami ng teacher namin. Sa kadahilan ng tinapos kasi namin yung aming pagsusulit. Noong pumunta na ako sa kantina ay kanin na lang ang natin at naubusan na umano kami ng ulam. Kaya lumabas na lang kami ng kaibigan kong si Melba sa eskwelahan at naganap ng mabibilang ulam. Sakto namang pagkalabas namin ng gate ay may matandang babaeng may bitbit na basket. At sa tingin ko'y naglaloko iyon ng ulam. Kaya nilapitan ko na iyon at tinanong kung ano ang kanyang ibinebenta. Dahil sa ayoko nang lumayo pa at napakainit ng katanghali ang tapat, sinabi naman ng matanda na naglalako siya ng gulay at karneng lutong ulam. Kaya natuwa ako at agaran ang bumili ng gulay. Tandang-tanda ko pa noon kalakbay na yung ulam na binili ko ay ginataang langka. May mga sahog pa iyon na dilis. Kaagad na ako nagpasalamat sa matanda at pagkatapos ay pumasok na ulit kami sa eskwelahan. Pagkarating namin ni Melba sa loob ng room ay pumuwesto na kami sa gilid at doon na kami kumain. Hindi ko alam kung bakit unang tikim ko pa lang ng ulam ay sarap na sarap na ako takam na takam. Inalok ko pa nga ang kaibigan ko sa gulay na nabili. Kaya kumuha ito at tinikman rin iyon. Wow, ang sarap nga ng gulay. Ang sarap na mamagluto ng matandang yon. Sana pala bumili na lang ako kanina. Panghihinayang na wika ni Melba. Sinabi ko naman kasi sa'yo, diba? Bumili ka na dapat kanina eh. Kasi mukhang masarap talaga yung ibinebenta ni Lola na iyon.
pero hindi ka nakinig sa akin. Ayan tuloy sising-sisi ka. Sambit ko naman kay Melba. Oo nga eh, sana bumalik pa ulit bukas yung matanda. Sad naman ni Melba sa akin. Hayaan mo't abangan natin bukas, tsaka sa kanya na lang tayo palaging bibili. Wika ko pa sa kaibigan ko. Pinaghatian na namin ang binili naming ulam. At sarap na sarap ang kaibigan ko at ayaw ng paawat. Matapos namin kumain ay nagpahinga lang kami sandali. At nung sumapit na ang alauna ay dumating na ang teacher namin. Para sa ibang subject na naman na ituturo. Pasado alas 3 na ng hapon. Habang nagtuturo ang teacher namin, bigla na lamang sumama ang pakiramdam ko at pinagpapawisan ako ng malamig. Naisip kong trick na trick pa ang araw at hindi naman umuulan. Kaya bakit ako nakaramdam ng panlalamig? Hoy, Jonaline, ayos ka lang ba? Tanong sa akin ang katabi kong si Roslyn. Tumango naman ako at sinabing ayos lang ako. Sigurado ka? Namumutla ka na kasi eh. Pag-aala lang tanong nito sa akin. Ha? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Anya ko pa dito. Muli nang nabalik ang atensyon ng kaklase ko sa teacher na nagtuturo. Kaya naman hindi ko nalang ininda ang kakaibang nararamdaman ko sa sarili. Kinahaponan, pagkalabas namin sa eskwelahan ay putlang-putla na ako at nangangatog na ako sa lamig. Kaya naman nagmadali na ako makauwi sa bahay. Pagkarating ko naman sa bahay ay agaran akong sinalubong ni Lola Milagros. Dahil sa papalapit pa lang ako ng bahay. At nung papalapit na ako ng bahay ay panhina ng suka ko. Ngunit ang ipinagtataka ko noon ay malapot at mapait ang laway na naisusuka ko at walang ibang lumalabas kundi laway lang. Ay Diyos ko, kang bata ka! Ano bang nangyayari sa'yo at nagkaganyan ka? Pag-aalala ng tanong ni Lola habang dinidiin niya ng sikmura ko. Hindi naman ako makasagot dahil sa hindi na ako magkanda mayaw sa kakasuka. Pakiramdam ko kasi ng mga sandaling iyon kalakbay ay may kung ano ang kumikirot sa tiyan ko at gustong-gusto kong ilabas. Subalit hindi ko naman may isuka-suka. Kaagad naman kumuha ng maligamgam na tubig si Lola at agaran niya akong pinainom. Nang malapatan na ng maligamgam ang sikmura ko ay medyo kumalma na iyon. Kaya naman nasabi ko na kay Lola na sa eskwelahan pa lang ay masama na ang pakiramdam ko. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Siguro'y nalipasan ka na ng gutom, kaya sumama ang pakiramdam mo. Paninermo ni Lola sa akin sa pag-aakalang ng dahil lamang sa gutom, kaya biglang sumama ang pakiramdam ko. Hinaplasan niya naman ng langis ang sikmura ko, kaya gumana ng tuluyan yung pakiramdam ko. Kinabukasan, pagkagising ko nung umaga ay nakahanda na ang baon ko. Nagluto na rin si Lola ng ulam na babaunin ko, kaya hindi niya na ako binigyan ng perang pambili ng ulam sa tanghalian. Makalipas lang ang ilang oras, habang nasa eskwelahan ako noon kalakbay, napansin kong panaytulo ang laway ko at hindi ko mapigilan. Kaya ang ginawa ko ay kinagat ko na lang ang panyong baon ko. Nang sa ganoon ay doon mapunta ang laway na hindi maubos-ubos na lumalabas sa bibig ko. Pakiramdam ko tuloy ay may gripo sa bibig ko. Dahil kahit anong lunok ko ng laway, ay hindi pa rin maubos-ubos iyon. Hindi rin pumasok ang kaibigan kong si Melba. Lumipas pa ang mga araw ay may napapansin na akong kakaiba sa sarili ko. Sa kadahilan ng kahit anong kain ko kalakbay, ay wala pa rin akong kabusugan. Para bang may hinahanap akong kakaibang pagkain na hindi ko mawari kung anong klaseng pagkain ang hinahanap ko. Nababanguhan rin ako sa katabi kong si Roslyn. Amoy hitik na hinog na lang ka ito at para bang gustong gusto ko siyang kagatin. Kaya naman isang beses noon, hindi ko napigilan ang aking sariling kagatin ito sa braso. Nagalit naman ito at hinampas ako ng libro sa ulo. Pagkatapos ay isinumbong ako sa principal. Sinabi ko naman sa principal namin na binibiro ko lang naman si Roslyn. At hindi ko naman diniinan ang pagkagat. Biro? Biro ba yung bumaon na ang ngipin mo sa braso ko at dumudugo na? Umiiyak nitong wika sa akin.
Humingi naman ako ng tawad sa kanya at sinabing hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Nang araw na iyon, ay nagkaayos kami magkaklase at agaran ng bumalik sa loob ng eskwelahan. Napansin ko rin kalakbay na ilang araw nang hindi pumapasok ang kaibigan ko. Kaya naman napagpasyan kong bisitahin ito pagsapit ng Sabado. Ngunit sa kasamaang palad, ay bigla na namang sumama ang pakiramdam ko at nagpabalik-balik na ang lagnat ko. Nakailang balik na rin kami sa pag-aamutan ni Lola, pero wala pa rin nangyayari. Ilang araw na rin akong hindi nakapasok sa eskwelahan dahil sa sakit kong hindi mawari ng mga doktor kung anong klaseng sakit. Hanggang sa isang gabi noon, bigla ko na lamang naramdamang umiikot ang paningin ko at sobrang sakit na ng tiyan ko na para bang may nagsusuntukan sa loob. Yung tipong ayaw mo nang gumalaw kalakbay. Dahil sa bawat ikinikilos ko, ay bigla na lamang humihilab ang sikmura ko. Wala na akong nagawa magdamag, kundi ang umiyak na lang ng umiyak. Wala na rin akong ganang kumain dahil sa hindi ko gusto ang pagkain. At ang pinakaayoko sa lahat, makati sa dila at sa lalamunan ko kapag lumalapat ang ulam na nilalagyan ng asin. At para naman makakain ako, ay hindi na nilalagyan ni Lola ng asin ang mga ulam na kakainin ko. Subalit kahit na lantakan ko ang mga pagkaing inihain ni Lola, ay hindi pa rin maibsan ang gutom na nararamdaman ko. Hanggang sa bigla kong naalala, noong kinagat ko ang kaklase kong si Roslyn at nalasahan ko ang dugong nang gagaling sa sugatan niyang braso. Sa maniwala man kayo't sa hindi kalakbay, para akong baliw na natatakam sa dugo ng tao. Kinabukasan pagkagising ko, ay may nabungaran akong matandang lalaki. Hinahawakan nito ang pulso sa kamay ko, kaya nagpupumiglas akong huwag nitong mahawakan. Dahil sa para akong napapaso, sa tuwing hinahawakan ng matandang lalaki ang kamay ko. Milagros, akin na ang tali at itatali natin itong apo mo. Para hindi makapagpumiglas at magamot ko na. Rinig kong utos ng matanda sa lola ko. Nakita ko naman nagmamadaling kumuha ng panali ang aking lola at agarang ibinigay sa matanda ang panali. Dahil sa takot ko ay nagpupumiglas na ako nung itinatali na ako ng matanda sa upuang nasa tabi ng higaan. Subalit sadyang malakas ang matandang lalaki. Kung kaya walang kahirap-hirap na naigapos ako nito sa upuan. Nagmamakaawa naman ako sa lola ko. Natulungan niya akong makawala mula sa pagkakatali. Hanggang sa nalaman kong isang albularyo pala yung matandang lalaki. Dahil sa hindi makita ng mga doktor ang sakit ko, kung kaya lumapit ang aking lola sa albularyo at nakiusap na gamutin ako. Narinig ko pang nagsabi ito kay lola nang, "Nayang gawang apo mo, Milagros. Nararamdaman kong nabubuhay na ang nilalang na nasa sikmura ng apo mo." Napapalatak na wika nito at napapailing habang dinidiinan ang sikmura ko. At nararamdaman kong may nagpupumiglas at umiiwas na sa loob ng sikmura ko. Kaya naman napapahiyaw na naman ako sa sakit dahil sa may kung anong bagay ang nasa loob ng sikmura ko. "Itigil niyo na po ang ginagawa niyo. Hindi ko na po kaya." Sigaw ko sa albularyo at nagmamakawa. "Tiisin mo lang iya. Dahil kapag hindi ko nakuha ang nilalang na nasa sikmura mo, dalawa lang ang kahantungan mo. Kung hindi ka mamamatay, ay kakain ka ng karne ng tao at magiging aswang ka. Dahil sa pangyayanggaw sa iyo ng aswang." Bulalas na wika sa akin ng albularyo. Sobrang init na ng pakiramdam ko sa katawan. Habang napapansin kong nagpapausok ng napakabahong kamangyan at may ibang mga tuyong dahong pang inilalagay ang albularyo at itinatapat iyon sa sikmura ko. Sa tuwing nalalanghap ko ang usok kalakbay, pakiramdam ko'y nagtataasan ang mga balahibo ko at kumakapal ang kilay ko at namamaga ang mukha. Humahapdi rin ang balat ko sa tuwing lumalapat ang mga usok. Kung kaya't nagsisisigaw na ako at nagmamakaawang pakawalan na nila ako. Dahil hindi ko na kaya't pakiramdam ko, ay hindi na ako makahinga. Subalit tila babingi ang mga ito, at patuloy lang ang albularyo sa kanyang ginagawa.
hanggang sa napansin kong may inuusal na salita ang albularyo at pagkatapos ay iniihip niya iyon sa basong puno ng tubig. Napansin ko rin pinatakan niya iyon ng asin. Pagkatapos ay pilit na ipinapainom sa akin. Nagpupumiglas naman ako at nagmamakaawa sa albularyo. Pakiramdam ko kasi ay tinotorture na ako ng albularyo ng mga oras na iyon. Sa kadahilan ng pinipilit niya akong inumin ng tubig na inusalan niya at nilagyan ng asin. Hanggang sa mainom ko na yung tubig. Noong lumapat na sa sikmura ko yung tubig, pakiramdam ko ay tila ba uminom ako ng kumukulo. Pagkat mula sa lalamunan ko hanggang sa sikmura, ay dahan-dahang humahagod ang tubig na sa pakiramdam ko'y napakainit iyon. Parang masusunog ang laman loob ko kalakbay. Kung kaya humiyaw na ako sa sobrang sakit, hanggang sa bigla ko nalang naramdaman na may kung ano ang nasa loob ng sikmura ko na nagdanais lumabas. Maya-maya pa'y humahagod na iyon pakayat sa lalamunan ko. Kaya napaduwal na ako at walang ano-ano'y may nailabas akong maliit na hayop na may bahid pa ng dugot balahibo. Sa wakas, nailabas rin kitang buwisit ka. Ilang araw mo nang pinahihirapan ito. Makikita mo't hahanapin ko ang amo mong animal ka. Huling salitang narinig ko sa albularyo bago ako mawala ng malay. Pagkagising ko ay nasa higaan na ako at magaan na ang pakiramdam ko. Habang pinupunasan na ni Lola ng maligamgam na tubig ang mga braso at noo ko. Lola, ano pong nangyari? Nasaan na ho iyong albularyo? Tanong ko sa kanya nang maalala ko ang albularyong gumagamot sa akin kanina. Magaling ka na, apo. Huwag ka nang mag-alala, magaling ka na. Maluwaluwang sambit nito sa akin at sinabi niyang may pinuntahan lang ang albularyo. At binitbit nito ang nilalang na nailabas ko mula sa loob ng aking sikmura. Sandali ko pang pinakiramdaman ng sarili ko. Kung may kakaiba pa ba akong nararamdaman at kung may gumagalaw pa sa sikmura ko. Pagkatapos noon ay bumangon ako at umayos ng upo habang isinasalaysay sa akin ni Lola ang buong pangyayari. Anya pa, noong nawalan ako ng malay ay agaran na akong inilipat sa higaan. Dahil sa nailabas ko na umano ang nilalang na ginamit ng aswang para sa pangyayanggaw nito. Sinabi rin ni Lola na noong sumuka ako ay may naisuka akong mga gulay ng langka. Matapos sabihin niyo ni Lola ay bigla na lang sumagi sa isipan ko yung matandang binilhan ko ng langka noong nakaraang linggo. Oo nga, napansin kong mula nang kinain ko ang langkang binili ko sa matanda, doon na sumama ang pakiramdam ko. Sambit ko sa aking isipan. Sinabi ko sa aking lola ang tungkol roon sa matandang nagbebenta ng ulam sa labas ng eskwelahan. Makalipas lang ang ilang sandali ay bumalik na sa bahay namin ng albularyo at sinabi nitong binigyan niya ng leksyon ang matandang babaeng naglalako ng ulam. At anya pa'y bantog na aswang at talamak sa pangyayanggaw ang matandang iyon. Gamit lamang ang laway nito. Dahil sa oras na matipuhan ka ng matandang iyon na yanggawin, ang ibibigay nito sa iyong ulam na bibilhin mo ay ang nilawayan nito. Tinanong naman ni Lola kung ano ang ginawa ng albularyo sa aswang. Subalit nagsalita lang ito nang, hintayin nyo na lang sa susunod na mga araw, Milagros. May mababalitaan na lang kayong ikakasiyan nyo. Wika ng albularyo. Maraming salamat. Dahil kung hindi ako lumapit sa iyo, malamang sa malamang baka napano na ang apo ko. Pagpapasalamat naman ni Lola sa albularyo. Walang anuman, Milagros. Basta't ang importante ay naagapan ko at nagamot ang apo mo. Sagot naman ng albularyo sa lola ko. Matapos mag-usap ay umalis na ang matandang albularyo. Makalipas ngang ilang araw ay tuluyan ang lumakas ulit ang pakangatawan ko. Napagpasyan ko nang bumalik na ulit sa eskwela. Nung pumasok na ulit ako sa eskwela, ay nalaman kong buntis na pala si Roslyn nung kinagat ko siya sa braso. Kaya labis-labis talaga ang paghingi ko ng paumanin at tawad dito. Pagkat maski ako hindi ko alam ang mga pinaggagawa ko noon. Ayos lang yon, nakalipas na yon. Tsaka na ipagamot ko na naman ang sugat na nasa braso ko.
Tugon naman ito sa akin. Siya nga po pala kalakbay. Si Roslyn po ng mga panahong iyon ay nasa edad 19 na. Kahit na mas matanda ito sa amin, ay Roslyn lamang ang nais nitong ipatawag at huwag na umano kami mag-ati sa kanya. Dahil sa ayaw na ayaw raw niyang tawagin namin siya ng ganoon. Samantalang si Melba naman ay kakapasok lang rin. Dahil tulad ko ay nagkasakit rin ito ng ilang araw at ipinagamot rin sa albularyo. Sa kadahilan ng kamuntikan na rin itong mayanggaw. Simula noon ay dahan-dahan na naging maayos at bumalik na sa normal ang buhay namin magkaibigan. Subalit tumatak sa aming isipan at hindi na mabubura pa ang tromang naranasan namin. Kaya nag-iingat na kami palagi. At kahit ang pagbili ng tubig ay iniingatan na rin namin. Dahil baka mamaya, eh mayanggaw na naman kami ng aswang. Lumipas pa ang isang linggo ay nabalitaan namin na may kalapit baryong matandang babae ang namatay. At ayon pa nga sa mga balibalita, ay iyon raw ang matandang naglalako ng ulam sa labas ng eskwelahan namin. Kaya naman para makasigurado si Lola ay nagpasama ito sa akin na pumunta sa lamay. Doon ngay nakumpirma kung iyon ang matanda. Simula nga noon kalakbay, ay hindi na ako muli pang bumili sa labas ng eskwelahan ng ulam. Lalo na kapag nilalako lang iyon at hindi ko kakilala ang naglalako. Natuto na rin akong gumising ng madaling araw para makapagluto ng makakain at baon. Magpasa hanggang kasalukuyang taon kalakbay. Kahit ang mga anak ko'y ipinagluluto ko talaga sila ng makakain at baon sa eskwelahan noong wala pang pandemic. Dahil sa natatakot na akong maranasan nila ang naranasan ko. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay patungkol ito sa aking karanasan sa aswang. Noong ako'y nagdadalang tao pa lamang sa aking panganay na anak. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Amor. Nakatera dito sa isang maliit na baryo sa lalawigan ng Leyte. Bali, bagong salta lang ako sa lugar ng asawa ko dahil tubong Bulacan po ako. At nagkakilala kami ng aking asawang si Dindo. Noong nagtatrabaho pa ako sa isang tindahan sa loob ng Green Hills sa Metro Manila. Dahil sa magkalapit lang ang pwesto ng aming stall na pinagtatrabahuan. Kung kaya sa tuwing merienda at tanghalian, ay palagi niya akong hinahatiran. At kapag uwian naman ay palagi itong nakaabang sa akin sa labas. Nang sa ganun ay sabay na raw kaming maglakad pa uwi sa nirerentahan kong bahay. Nagkataon na rin kasing magkalapit lang ang aming nirerentahang bahay. Kaya naman mas may panahon talaga siyang mangungulit sa akin. Ano ka ba naman, Dindo? Pwede bang huwag mo na akong hintayin sa gabi? Mauna ka nang umuwi sa inyo, magkaiba naman tayo ng tinutuluyang bahay eh. Reklamong wika ko sa kanya noong gabing matyagang naghihintay ito sa akin. Hayaan mo na lang ako, Amor. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Kaya ayos lang na maghintay ako rito. Sad sa akin ni Dindo. Naaawa kasi ako sa kanya kalakbay. Dahil halos isang oras din ito naghihintay sa akin sa labas. Mas nauuna kasing magsara ang pinapasukan niyang trabaho. Kahit na alam kong pagod ka na sa trabaho mo, tapos hihintayin mo pa ako dito sa labas, anya ko dito. Hayaan mo na ako sa ginagawa ko, Amor. Masaya ako kapag nakakasabay kitang umuwi at alam kong ligtas kang makakauwi. Alam mo namang Maynila ito at delikado sa mga kababaihan ang mag-isang maglakad. Pamimilit niyang wika sa akin. Wala na akong nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang sa gusto niya. Dahil sa talagang napakakulit niya at pinipilit niya ang mga gusto niya. Hindi nga naglaunay nagkapalagay ang loob na kami ni Dindo. At pagkalipas nga lang ng ilang buwan na pagiging magnobyo at nobya, ay napagpasyan na namin magsama. Nakitaan ko rin kasi masipag si Dindo. Mabait at mapagpasensya kalakbay. Noong magdalang tao ako ay napagpasyan naming maniraan sa Leyte. Sa lugar kung saan ipinanganak ang aking asawa at lumaki. Ayon kasi sa kanya, mas mainam na raw na sa probinsya niya kami tumira. Para mas malapit lang sa mga magulang niya. At mura lang din ang mga bilihin at hindi na kami mangungupahan pa ng bahay. Siya nga po pala kalakbay. Ikinasal po kami sa Huwes ni Dindo. Dahil sa iyon ang kagustuhan ko. At napagkasunduan namin ang asawa ko bago kami umuwi sa kanila. Napagplanuhan kasi naming saka na lang namin gaganapin ang magarbong kasalan.
kapag may sarili na kaming bahay at may mapagkukuhanan na kami ng hanap buhay. Lumipas nga ang ilang araw ay kaagad na kaming umuwi sa lugar ng asawa ko. Bumiyahe kami ng halos 24 oras bago makarating sa kanila. Pagkarating nga namin sa baryo ng asawa ko, ay masaya kaming sinalubong ng mga magulang niya. Magiliw ang mga ito at kahit napayak lamang ang kanilang pamumuhay, ay masasabi kong masaya ang kanilang pamilya. Kaagad naman ako nagmano sa mga magulang ng asawa ko na sina Nanay Alona at si Tatay Teodoro. Hoy ikaw, Dindo, ingatan at alagaan mo itong asawa mo. Makakatikim ka talaga sa akin kapag nalaman kong sinasaktan mo ito. Seryosong wika ni Tatay Teodoro. Opo, Tay, hindi naman po ako ganoong lalaki, ang manakit ng asawa. Hindi naman ganoon ang pagpapalaki niyo sa akin. Nakangiting sagot ng asawa ko. Dapat lang, tama iyan. Kahit anong laki ng problema ang dumating sa buhay niyo, mapag-uusapan niyo iyan. Basta huwag lang magkasakitan. Ikaw, Iha, sabihin mo sa amin ng tatay mo kapag inaaway ka nitong asawa mo, ha? Kami ang bahala sa kanyang sumapak. Anya pa ni Nanay Alona. Tumango naman ako at napatawa na lamang. Dahil sa alam kong biro lang iyon ng mga magulang ng asawa ko. Subalit kahit biro lang iyon ng mga magulang ni Dindo, ay nakitaan kong may takot ang asawa ko sa kanyang mga magulang. Kaya naman mas lalo pa akong napamahal sa asawa ko. Dahil sa alam kong re-respetuhin niya ako, katulad ng respetong ipinapakita niya sa mga magulang niya. Matapos namin magkwentuhan ay inaya na kaming kumain. Dahil pagkarating pa lang namin, ay nakapagkatay na ng alagang manok ang ama ni Dindo. Mahal, alam kong naninibago ka pa rito sa baryo namin. Pero masasanay ka rin. Mababait naman ang mga kapatid ko at ang mga magulang ko. Kaya sana'y huwag kang magsawang pakisamaan sila. Wika sa akin ang asawa kong si Dindo sa malambing na boses habang naglalakad kami papasok sa loob ng bahay. Huminto ako sa paglalakad at humarap sa kanyang ngumiting nagwika nang, ano ka ba naman, mahal? Huwag kang mag-alala dahil hinding-hindi ako magsasawang pakisamahan ang mga magulang at kapatid mo. Tsaka mababait naman sila eh. Anya ko sa kanya. Nagpasalamat naman siya sa akin tsaka hinalikan ako sa noo. Tera na, kain na tayo at alam kong nagugutom ka na. Pag-aaya niyang wika sa akin. Pagkatapos namin kumain, ay kagad naman kaming pinagpahinga na sa kwartong bakante. Dahil sa napagod kami sa biyahe, kung kaya pagkahiga ko pa lang ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Kinaumagahan, naabutan kong nag-uusap ang mga magulang ni Dindo. Kasama siya habang nagkakape sa labas ng bahay. Akmang tutungo na sana ako sa kusina nung bigla niya akong tawagin at pinatabi sa pagkakaupo. Mahal, may kape na rito. Halikan at maupo ka na dito sa katabing upuan ko. Pag-aaya sa akin ni Dindo. Sige, mahal. Sagot ko sa kanya at naglakad na papalapit sa kinauupuan. Nang mga sandaling iyon ay nahihiya ko dahil sa tila ba seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Nalaman kong nag-uusap ang mga ito tungkol sa lupa kung saan kami magpapatayo ng bahay. Ang sabi kasi ni Nanay Alona ay medyo liblib na baryo ang pagtitirikan namin ng bahay dahil sa iyon na lang ang bakanting lupa na pagmamayari nila. Kaya naman tinanong nila ako kung ayos lang ba iyon sa akin. Nasa dulo na ng baryo kami titira ng asawa ko. Ang sagot ko naman sa mga ito ay ayos lang. Basta't ang mahalaga ay may matitirikan kaming bahay ng asawa ko. Paano? Pasisimulan na natin ang paglilinis ng lupa. Nang sa ganon ay makapagpatayo na kayo ng bahay. Wika ni Tatay Teodoro. Nang matapos na nga kami magkape ay kaagad nang gumayak para pumunta sa dulo ng baryo. At nang maumpisahan na ang pagpapatayo ng bahay. Makalipas lang ang mahigit 30 minutong paglalakad ay narating na namin ang dulo ng baryo. Kaya naman bahagya akong nalungkot. Dahil sa medyo malayo ito sa mga kapitbahay at pawang mga puno lang ng nyog at naglalakihang puno ng mga prutas ang katabing nasa paligid. Maliban sa nag-iisang bahay sa di kalayuan. Hindi kasi ako sanay sa probinsya. Kaya iniisip ko na lang na baka pag nagtagal ay makakasanayan ko na rin iyon. Ilang araw pa ang lumipas ay maayos nang naipatayo ang bahay namin. Kaya agara na kami naglipat.
Sa unang gabing pamamalagi namin mag-asawa sa bagong bahay, medyo naninibago pa ako. Sa kadahilan ng napakatahimik ng paligid at tanging kuliglig lang ang naririnig kong nag-iingay. Mahal, ayos ka lang ba? Kanina ka pa kasi tahimik eh. Tugon sa akin ni Dindo nang gabing nagpapahinga na kami. Sinabi ko naman sa kanyang hindi ako makatulog at baka naninibago lang ako. Huwag mo na lang akong pansinin, mahal. Maya-maya lang ay makakatulog na rin ako. Anya ko kay Dindo. Pasensya ka na, mahal, kung dito kita itinira sa dulo ng baryo. Pero kapag araw naman ay pwede kang pumunta sa bahay ni nanay kapag nasa trabaho ako para hindi ka maburyo dito sa loob ng bahay. Wika sa akin ang asawa ko. Tumango naman ako sa asawa ko at nagwikang matutulog na ako at matulog na rin siya dahil sa may gagawin pa ito sa kinabukasan. Lumipas ang ilang sandali ay maayos naman akong nakatulog at sa pagising ko ay may nakahain ng pagkain kaya napangiti naman ako sa asawa ko. Dahil sa kahit kailan ay hindi siya naging pabaya pagdating sa pagkain at sa pag-aasikaso sa akin. Ilang araw pa ang lumipas ay inaliw ko na lang ang sarili ko para hindi ako malungkot mag-isa sa bahay dahil nasa trabaho ang asawa kong si Dindo. Hanggang sa lumipas ang isang linggo ay tila ba padaan-daan ng matandang na laking palaging may bitbit na bayong na parabang naglalako ito. Kaya naman isang umaga noon, noong paparaan na itong matanda at malapit na sa bahay, ay tinanong ko siya kung ano ang nilalako niya. Karning baboy iya, baka gusto mong bumili. Mura lang ito at presko pa. Tugon ng matanda. Ako hindi na ho, may ulam pa po kasi kami eh. May dala kasi ang asawa ko kagabi pag uwi niya. Wika ko sa matanda. Ganoon ba? Abay, magsabi ka lang kung kailangan mo ng mauulam. Malapit lang ang bahay ng asawa ko. Naroroon lang sa unang bahagi. Saad ng matanda at agad na itinuro ang kubong nasa unahan ng bahay namin. Sige ho, kapag wala kaming mauulam, ay pupunta na lamang po ako sa bahay niyo at bibili ng karne. Ani ako sa matanda. Gumisi naman ito at nagpaalam ng umalis. Dahil sa may ilalako pa raw siyang karne, nang sa ganon ay makabili umano sila ng bigas. Sa isip-isip ko pa noon kalakbay, kawawa naman ang matandang to. Dahil napakahirap maglako ng karne para lamang may pambili ng bigas. Nasaan na kaya ang mga anak nito at bakit hinayaan siya maghanap buhay? Hindi ba naawa ang mga iyon? Ganong katanda na ang kanilang ama ay nagtatrabaho pa. Umiiling-iling na lang ako naglakad papasok sa loob ng bahay. Kinahapunan, napansin kong dumaan na naman ang matanda at sa pagkakataong iyon ay tumingin ito sa akin at saka napadako ang tingin sa tiyan ko. Iha, baka wala kayong ulam. May tira pa ako rito. Baka gusto mong bilhin na lang sa murang halaga. Naku, huwag na po, tatang. May ulam pa po kami eh. Pasensya na po. Nakangiti kong wika dito. Habang nag-uusap kami, ay napapansin kong titig na titig ang matandang lalaki sa tiyan ko. Pero binaliwala ko na lang ang ginawang pagtitig ng matanda at akmang papasok na sana ako sa loob ng bahay nang bigla itong nagsalita ng ilang buwan na iyang tiyan mo, iha? Nakangising tanong niya sa akin. Nagulat ako at nanlaki ang mga matang nakatingin dito at nagtataka. Dahil sa papaanong nalaman itong buntis ako, eh maliit pa lang ang tiyan ko at hindi pa halata. Dahil sa magtatatlong buwan pa lang iyon. Ah, magtatatlong buwan na ho. Sagot ko dito sabay napatras. Para hindi na niya mahawakan ang tiyan ko. Dahil sa pakiwari ko'y gustong himasin ang matandaan tiyan ko. Sige ho, papasok na ho ako. Pasensya na po at hindi ako makakabili ng nilalako niyong karne. Wika ako sa matanda. Dahil sa kinilabutan ako, sa ginawa niyang pagtitig sa tiyan ko at parabang natatakam ito. Gabi na nang makauwi ang asawa ko galing sa trabaho. Kaya pagkadating nito ay kumain na kami kaagad at pagkatapos ay nagpahinga na. Habang nakahiga na kami ay may naririnig akong tunog ng parabang hinihingal na aso at animoy na susukay iyon. Naisip kong wala namang kaming alagang aso. Kaya papaanong may naligaw na aso dito? Dahil sa mahigit isang linggo ko ng pamamalagi dito ay wala namang naligaw na alagang aso dito. Kaya kagad ko namang inutusan ng asawa kong si Dindo na bugawin yung aso. Dahil sa hindi ako makapagpahinga ng maayos. Sapagkat binabangga-bangga nito ang gilid ng bahay namin.
At may naaamoy na rin akong napakabaho na hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng amoy ba iyon. Dalian mo na, mahal, ang baho kasi. Buwagin mo na yung aso. Kanina pa kasi sumasakit ang ulo ko. Utos ko kay Dindo. Tumayo naman ang asawa ko at may dala itong pamalo para sana'y bugawin ng aso. Subalit pagkalabas na pagkalabas pa lang nito ng bahay ay laking pagtataka niya dahil hindi umano aso ang tumambad sa harapan niya kundi isang napakalaking kulay itim na baboy na nagbabaga ang mga mata. Kung kaya patakbo itong pumasok sa loob at isinara kaagad ang pintuan. Sa kadahilan ng naroroon na ang baboy at binabangga na ang pintuan namin. Napatayo naman ako dahil sa sobrang gulat ko kay Dindo kalakbay. Nang bigla itong kumaripas ng takbo papasok sa loob ng bahay. Ano bang nangyayari sa'yo? Bigla ka nalang kumaripas ng takbo dyan, mahal. Irritable ang tanong ko sa kanya. Ah, ano kasi, mahal? Hindi aso yung naririnig mo kanina, kundi isang baboy. Nahintakot ang wika ng asawa ko at nakitaan ko pa ito ng pamumutla. Eh kung hindi naman pala aso at baboy pala yung nakita mo, eh di bugawin mo pa rin. Ano bang problema kung baboy iyon? Para kang nakakita ng ibang nilalang dyan eh. Naiirit ako ng wika dahil sa kumikirot na talaga ang tiyan at tuulo ko. Pambihira naman kasi. Sino ba kasi nagmamayari ng baboy na yon? Aala-alaga, hindi naman marunong itali ang alaga nilang baboy. Inis kong wika. Dahil sa inaantok na ako at gusto ko nang makatulog. Tapos may nangiistorbo pang hayop sa 10 oras ng gabi. Kaagad naman akong sinaway ni Dindo dahil sa hindi ko raw naiintindihan ang sinasabi niya. Kaya naman sinungitan ko siya at sinabing ipaliwanag niya sa akin kung hindi ko siya naiintindihan. Hindi naman makasagot si Dindo. Kaya naman padabog na ako nagtungo sa may pintuan. Ngunit sa kasamaang palad ay huli na nang malaman ko kung ano talaga ang ibig ipahiwatig ni Dindo. Sa kadahilan ng pagkabukas ko ng pintuan ay agarang tumambad sa akin ang isang matandang lalaki na nanlilimahid ng kulay itim na langis at nangingintab pa iyon. Puno ng buhok ang mukha nito at mga braso. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Sabayan pa ng hindi mo maintindihang amoy. Sapagkat masangsang iyon sa ilong at talagang parang sasabog ang ulo ko sa sobrang baho. Kaagad naman akong hinatak ng asawa ko papasok sa loob at hinataw ng itakang aswang na nasa labas ng bahay. Ayon kasi sa matatanda ay hindi makakapasok ang aswang sa loob ng pamamahay mo kung walang pahintulot na manggagaling sa may-ari ng bahay. Kaya siguro hindi ako kaagad nito nahawakan. Sinabi ko naman kasi sa'yo na hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin. Rinig kong wika ni Dindo. Halos ay matay na ako sa nasaksihan kong pangyayari kalakbay. Dahil sa ang kaninang aswang na nasa harapan ko ay hinahabol niya ito ng asawa ko sa labas. Matapos niyang magwikang isarado ko kaagad ang pintuan. Dinigda-dinig ko pa ang pag-atungal ng nilalang na parabang nasasaktan niyon. Kaya napatakip na lamang ako sa tainga dahil sa takot na nararamdaman at sa hilakbot sa pangyayaring nasasaksihan ko. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakabalik na ang asawa ko at ibinalita sa akin na napuruhan niya ang taglira ng aswang. Kaya lang ay nakatakas iyon. Ayos ka lang ba, mahal? Masama ba ang pakiramdam mo? Ano, magsalita ka? Anong masakit sa'yo? Pag-aalala lang tanong ng asawa ko at agara niya akong sinuri. Tumango naman ako at sinabing ayos lang ako at huwag siya mag-alala dahil sa wala namang masamang nangyari sa akin. Nang marinig niya ang sinabi ko ay saka pa lamang siya nagpahinga at nagwika nang, mabuti naman, mahal. Nung nakita kong nasa bungad mo na ang aswang kanina, kinabahan talaga ako ng todo at baka ano ang gawin sa'yo. Kaya hinata kita ng malakas. Pasensya ka na, mahal. Paghingi ng pasensya ni Dindo sa akin. Ayos lang ako, mahal. Huwag kang mag-alala. Maiksi kong tugon dito. Noong makainom na ako ng tubig, ay medyo nahimasmasan na ako at nawala na ng bahagya ang takot na nararamdaman. Kinabukasan ay maaga pa lang nang pumunta kami sa bahay ng binan ko. Nagulat pa nga ang mga ito kalakbay. Dahil sa bakit ang aga raw naming pumunta sa kanila, sinabi naman ng asawa ko ang buong nangyari sa aming kagabi. Kaya aga rang kumuha ng albularyo ang binan kong lalaki at ipinasuri ako. Dahil sa baka may masamang mangyari daw
sa akin at sa dinadala ko. Dahil sa nalapitan umano ako ng aswan, saka pa lamang kami nakahinga ng maluwag nang sabihin sa amin ng albularyo na maayos raw ako at walang masamang mangyayari. Makapit din daw ang dinadala ko, kaya huwag umanong mag-alala ang mga biyanan ko at asawa ko. Ilang araw muna akong nanatili sa bahay ng biyanan ko kalakbay. Sa takot na baka balikan pa kami ng aswang. Nabalitaan ko rin sa asawa ko na nung inaswang umano kami ay kinabukasan. Napansin niya raw na wala ng tao sa bahay nung matanda na palagi kong ikinukuwento sa kanyang inaalok ako ng karne. At dahil sa kakaibang kutob ng biyanan kong lalaki sa mag-asawang matanda, nagmungkahi itong sirain umano nila ang kubong tinitira ng mga ito. Para hindi na raw balikan pa iyon. Dahil sa ang lakas umano ng kutob nilang iyon marahil ang aswang. Dahil sa bakit biglang umalis ang mga iyon sa dulo ng baryo. Kung wala namang iniiwasan ng mga ito at walang nagawang mali sa kapitbahay. Matapos nilang sirain ang kubo ng mag-asawa kalakbay, ay marami silang nakuhang bote naglalaman ng napakalansa at napakabahong langis. Wika pa ni Dindo, hindi niya pa raw nakayanan ng amoy kung kaya hindi niya na raw napigilang masuka. May mga nakikita rin silang libretang itim sa bahay ng mag-asawang matanda. Kaya kasabay ng mga langis ay inilibing din nila ng lagpas tuhod ang mga iyon. Pagkatapos ay nagtanim sila doon ng puno ng suha. Nang sa ganon ay hindi iyon malalapitan ng mga masasamang nilalang. Simula noon kalakbay ay hindi na ako muli pang nakaranas ng kababalagan. Magpasanggang ngayon hanggang kasalukuyan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento kalakbay. Maraming salamat po.